Kinakast out na po namin ito in Jesus Christ, in Jesus Christ. Pinito na walang ganang paikinig, pero mga katamaran, Lord God, pinalalayas po namin ito in Jesus Christ, in Jesus Christ. Wala po kami inaanyayan sa lugar na ito, kundi ang inyong Holy Spirit lamang po ang siya mamuna, Lord God, sa araw pong ito, Lord God. Lord, sa mga wala pa po rito, ay dahil niyo po sila dito ng ligtas po, Lord God, upang makapakinig po sila ng inyong salita po, Lord God. Ngayon pa lamang po ay diniklaim na po namin ang victory ng inyong gawain. Kaya po sa inyo lamang po namin ibinibigay lahat po ng kapurihan po, Lord God, at pasasalaman. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Lord, praise you, Lord. Tunay po na napakbuti ng Panginoon. Nakakapag-aralan naman tayo ng kanyang mga salita. Kaya mauwi po muna tayo. Bago po tayo mag-aral. Ako na tayo, brother. Ibu natin handugan ng papuling abi ng ating Panginoon. Ibig mo ay aking isa sa isa.
tayo po ay babasa po na sa ating teksto bago po tayo makapagsita. Sabi po sa ating teksto, Awit 50 verse 6, ang buong kalangit ay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid kung humatol ay maayos. Bastusan ng Diyos ang kanyang mga salita at maging tayong lahat upang maintindihan natin ang pag-aaralan natin. Sige po. Bastusan na po kayong lahat. At isang pagpalang hapon po o gabi, magkagabi na sa ating lahat. Yan. Yung mga Chinese po, meron silang kultura na yung mga magulang ang pumipili ng mapapangasawa ng kanilang mga anak. Lalo na yung mga magkakaibigan. Kung minsan, bagong panganak pala yung mga anak nila, pag may babae at may lalaki, pinagmamatch na po nila yon para paglaki, sila yung maging magka-partner, sila yung maging mag-asawa. So, ganun po yung mga, may, ang mga Chinese. Ganun din naman sa atin na, na may mga families na naka-adapt na nito, lalo na yung mayayaman, ayaw nila lumabas yung pera nila, sila yung maging magkokomare. So, ganun po. So, yung, kumbaga yung mga anak nila, nawawala na po ng, ano, ng karapatan o ng choice para mapili nila yung gusto nila na, na maging partner in life. Po. So, ganun din naman yung ibang parents sa atin. Ganun din ang ginagawa nila. Isan, sila yung pati sa course ng anak nila pag nakagraduate ng high school, sila yung may gusto na maging doktor para daw pag meron na silang sakit, meron anak silang doktor na titingin sa kanila. Yun po yun. Pero yun po nagkakaiba ang tao at ang Panginoon, ang Diyos po natin ay iba. Kasi po, natanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay, alaman natin kung ano yung katotohanan. Alam na natin. Kaya ang Lord binigay na sa atin yung free will to choose. Kasi alam mo na yung totoo eh. Diba? Kaya meron ka ng free will, meron na tayong free will to choose sa buhay natin. Lahat ng tao, binigyan niya ng karapatan na piliin kung ano ang gusto niya between good or evil, between right or wrong in life. Sa buhay niya, anong gusto niya tahakin? Kung gusto mo nang masama, magpakasama, okay lang. Sa Panginoon yun, bahala kayo. Parang ganun sa Lord. Life is a matter of choice. So, after knowing the right and the wrong ways, hindi ipipilit ng Panginoon sa atin kung ano ang gusto niyang gawin natin sa buhay natin. Kasi, ayan nga, nakasulat na yun, nasa Bible na eh, kung ano yung talagang dapat nating gawin. Pero kung ayaw nating gawin, nasa sa atin pa rin yun. Yun po, hindi niya ipipilit kung ano ang gusto niya. Tayo yung pipili kung ano yung gusto nating buhay. Kung saan natin gusto pumunta, after ng buhay natin ngayon. Kung ano yung gusto natin na buhay ngayon, nasa sa atin po yun. Kaya lang, dapat mag-ingat po tayo kasi nga, mga anak na tayo ng Diyos. Nakakilala na tayo sa Diyos. Kaya dapat mag-ingat po tayo sa pagpili. Huwag tayo, kumbaga, huwag natin gamitin talaga yung binigay ng Lord na free will to choose what life you want to have. Dapat kung ano yung gusto ng Lord, yun ang piliin po natin. Bakit po? Kasi there will be a time, appointed time, na lahat po tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos. Yun po yun. Kaya dapat alam natin ang pipiliin natin ay ang tama. Sabi sa Awit 9:8. Awit 9:8. Hahatulan nyo ang matuwid ang mga tao sa mundo at sa paghatod nyo ay wala kayong pinipilit. O, diba? May time, darating yung time na maghahatol ang Diyos. Sabi sa text natin siya yung haharap ang lahat ng tao sa kanya at ang tulad niya dahil matuwid ang ating Panginoon. Siya po yung lesson natin ngayon na lesson 7 na tayo. The last lesson for this quarter is the
He is the righteous judge. Diyan po tayo haharap. Siya po yung hahatol sa atin pagdating ng appointed time o yung kanyang itinakdang panahon para po husgahan, hatulan ang lahat ang ginawa natin habang tayo ay nabubuhay dito sa daigdig na to. Kaya sabi natin, dapat alam natin piliin ang tama para pagharap natin sa Diyos. Ito po yung sasabihin natin sa Awit 9:4. Awit 9:4. Kayo ay matuwid na hukom na nakaupo sa inyong trono. Na ako inyong hatulan, patunayan niyong wala akong kasalanan. Ayan. So, pag tayo po ay namuhay ng ayon sa kanyang kalooban, pagharap natin sa Panginoon, mapapatunayang wala tayong kasalanan. Yun po. Kaya dapat alam natin kung ano ang pipiliin natin sa free will na binibigay ng Diyos sa atin. Dapat alam natin na mayroong time, darating yung time, matatapos itong time na to. Ito yung ngayon, nasa period of grace tayo eh. Lahat ng awa ng Diyos nandyan, lahat ng habag ng Diyos nandyan. No po, na pwede nating hingin sa Panginoon, pero pag dumating na yung appointed time, wala na po yun. Kasi siya na yung righteous judge na haharapin po natin. So, ang tanong, why do we need to choose to do what is good? Ayan. Kaya makinig po tayong mabuti, mag-take note tayo para alam natin bakit natin kailangang piliin na mabuhay ng tama. Bakit natin dapat piliin na gawin kung ano ang mabuti. Ayan. So, number one, kasi daw po, because God has no favoritism. Ayan po yun eh. Wala siyang paborito, wala siyang tinatangi, wala siyang ikilingan. Bakit? Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Lahat. Po. Kaya wala siyang kikilingan. Diba? Sabi nga sabi sa Matthew, diba? Pinapaulan ng Lord sa lahat. Mabuti man o masama pag umulan, hindi yung uulan lang sa part ng mga mabubuti para tumubo yung kanilang mga halaman. Hindi. Kahit sa lugar ng mga masasama, umuulan pa rin. Ganon din naman ang pinapasikat ng Lord ang araw para sa lahat, sa mabuti, masama, sa pare-parehong nakikinabang sa sikat ng araw, sa patak ng ulan, kasi mahal nga niya ang lahat ng tao. Po. Wala po siyang paborito. Pantay-pantay ang pagmamahal ng Diyos sa lahat. No po. Kaya dapat, tayo po yung pipili kasi ang tama ay tama sa Diyos. Ang mali ay mali pa rin sa Diyos pagdating ng takdang panahon. Tingnan po natin sa Awit 96:13. Si Yahweh ay kukulian sa patatray daratal. Ito sa taibig upang lahat ay natulad. Dapat siya kung tumatol at lahat ay pantay-pantay. Diba? Bakit siya paparito pagdating ng takdang panahon? Para hatulan. Di po ba? Darating siya muli eh. Para humatol. Pero anong klase ang kanyang paghatol? Tapat pantay-pantay. Kung tama ginawa mo, syempre maganda. Pero kung mali ang pinili mong daan, buhay, syempre, alam natin, hindi magiging maganda ang magiging hatol sa atin. Siya yung hukom na hindi na kailangan ng abogado, hindi niya kailangan ng ebidensya na ipipresent natin. Di ba ngayon, pagka may kaso, kailangan marami ka ebidensya para to defend yourself, para hindi ka mahatulan. Di ba? Kailangan mo ng abogado sa Lord, hindi na eh. Pag humarap tayo sa kanya, hindi natin kailangan mag-present ng mga ebidensya pa. Hindi natin kailangan na may mag-witness para sa atin, may magtanggol para sa atin. Hindi po kailangan. Bakit? May ebidensya ang Diyos. Alam po ba ninyo yun? Na may aklat ng gawa sa langit na lahat ng ginagawa natin dito sa lupa, nakatala yan, recorded lahat po ng yan. Kaya hindi natin kailangan na sabihin, Lord, hindi naman ako, for example, nabuhay ng masama. Papakita ng Panginoon yung record. Ano sinong may sabi? Ayan. Lord, patuloy naman ako dumadalo sa gawain. Oo nga, dumadalo ka. Pero nakikinig ka ba?
O, di pa ba? Papakita yan. Parang television na lalabas yan. Makikita natin yung sarili natin. Nasa Bible study nga tayo o nasa Sunday service tayo. Pero hindi naman tayo nakikinig. So, yun po. Wala. Kaya wala po tayong maidadahilan sa Panginoon kasi fair ang Panginoon pag siya yung pumatol. Wala tayong masasabi kasi totoo ang lahat ng sinasabi. Lahat ng hatol ng Diyos ay magiging totoo po yan. Sabi sa Awit 75 verse 2. Walang pagsasangin ako yung hatol. Tatakdang panahon, may tanong pang o, di po ba? Puro yan. Nakikita natin na talagang may hatol na mangyayari. May paghahatol na mangyayari. May takdang panahon. Kaya huwag po tayong dumating doon sa takdang panahon na tayo po ay namumuhay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Kasi wala siyang favoritism. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, di ba nangaral ako, nagturo ako, nag-attend ako. Hindi eh, sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa kanya ng Panginoon. Panginoon, maliligtas eh. Di po ba? Kasi kung yung buhay natin, di naman tama sa harapan ng Panginoon, hindi tayo maliligtas. Hindi tayo makakarating sa kanyang kaharian. Kasi nga po, just fair and just ang Panginoon. Diba pag sa 1 John 1 na sabi doon, He is faithful and just. Yun po yun eh. Faithful siya, pero just pa rin siya. Kung ano yung kasalanan mo, may consequence kasi just siya eh. Ganon po ang Panginoon. Kaya wala pong makakalusot sa atin pag mali ang pinili nating buhay sa harapan ng Panginoon. Bakit po? Ano yung number two? Na why? Because the Lord is an all-knowing God. Kaya walang makakalusot. Kasi all-knowing siya. Lahat alam ng Diyos. Lahat ng ginagawa natin, alam ng Diyos. Walang sekreto sa Panginoon. Ano mga kasalanan na kahit pakatago-tago nating kasalanan, dilitaw at dilitaw din yan. Diba sabi nga yung baho, kung ano kahit anong tago mo dyan yung baho, dahil maamoy at maamoy, lilitaw at lilitaw. Ganun po yan sa Panginoon. Lahat po ay lantad sa Panginoon. Sabi nga ko sa Awit 90 verse 8. Kita niyo ang mga kasalanan. Amen. Diba? Hindi daw naliligid sa Panginoon ang lahat ng ating kasalanang ginagawa. Yun po. Walang sikreto sa Panginoon. Lahat lantad sa Kanya. Napag-aralan na natin, diba? Kahit na magpakatago-tago tayo sa dilim, walang dilim sa Lord. Lahat liwanag, meaning lahat nakalantad. Ano ba ang ginagawa po natin? Lucas 12:2-3. Asahin po natin. First, walang tago na hindi malalagyan at walang nalilitin na hindi. First, three, kaya ano mang sabihin niya sa sinig ay mariinig sa liwanag at ano mang ibulong niya sa loob ng pato ay malalaman. Amen. O di po ba? Lahat lantad sa Panginoon, walang lihim na hindi mabubunyag. Gaano man natin itago-tago ang kasalanan natin po, mabubunyag din po yan pagdating ng takdang panahon, lalo na pagharap natin sa ating Panginoon. Yun po, kaya wag na po tayo, wag na natin itry yun po, na gumawa ng kasalanan at itago pa. Dahil hindi naman po natin talaga pwedeng itago yan sa Panginoon. Sa tao, pwede pa. Pero sa Diyos, hindi po natin hindi po tayo makakapagtago ng kasalanan. Ayan. So bakit pa po dapat tayo na piliin? Bakit dapat natin piliin ang mabuti? Number three, why? Because God will condemn all evil doers. Ayan po. Diba sabi nga, righteous God siya eh. Pagdating ng takdang itinakda niyang panahon, kukondem niya na lahat ang gumagawa ng evil o gumagawa ng masama. Hahatulan niya na po lahat. Po. Kaya dapat marunong tayong pumili kung anong daan, anong buhay ang gagawin po natin.
Kasi syempre, pag tama yung pinili natin, absuelto po tayo. Pero pag mali, sisiyak, hahatulan po tayo. Magkocondemn tayo, ipapunish tayo ng Panginoon o pahurustahan po tayo ng Panginoon. Kaya hanggat may panahon, tayo po ay magsisi, tayo po ay gawin na natin kung ano ang tama at nakalulugod sa Panginoon. Tingnan po natin Romans 2, 5 to 6 and 8 to 9. Amen. Hindi po ba napakarilaw yan? Lahat ng taong gumagawa ng masama ay ano daw? Parurustahan ng Diyos. So, pakibalik bro doon sa ano, verse 5. Diba sabi niya, no? Pero dahil sa matigas ang ulo mo at ayaw mo magsisi, pinabibigat mo ang parusa ng Diyos sa iyo sa araw na ihayag ka po. Sino po yung nagpabigat ng parusa? Ay, mismo. Hindi naman ang Diyos. Di po ba? Kaya kung paparusahan tayo, dahil naging matigas yung ulo natin, dahil hindi tayo nagsisisi sa ginagawa natin kamalian, tayo yung nagpapabigat, kumbaga tayo yung nagsisintensya sa buhay po natin, hindi ang Diyos. Amen. Nakuha po ba natin yun? Amen. So yun po, kaya tayo po ay mag-ingat sa ating buhay. Piliin po natin kung ano po yung tama at yung mali. Kasi sabi niya doon sa verse 9, lahat ng gumagawa ng masama, parurusahan niya eh. Either Jews or yung Gentiles, o tayo kabilang na po tayo dyan sa mga Hudyo ngayon, di po ba? Yung mga hindi Hudyo, yung po yung hindi pa po mananampalataya. So, pareho lang po yan na parurusahan ng Diyos kahit tayo ay tumanggap na sa Panginoon, kahit tayo ay Hudyo na, pero pinili pa rin natin mabuhay sa kasamaan. Binaliwala natin yung ginawa ng Panginoon sa atin na niligtas na tayo. Sabi nga sa nung sabi natin, dapat i-value natin yung salvation na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi pag patuloy pa rin tayong gumagawa ng masama, tinanggap natin sa ang Panginoon, so, baka sa puso lang, hindi sa puso. Kasi pag sa puso talaga may pagbabago dapat, eh, po ba? Pero kung hindi nakikita yung pagbabago sa buhay natin, hindi po tayo maliligtas. Kasama po tayo sa parurusahan ng righteous judge natin pagdating ng takdang panahon. Hindi po tayo tinatakot ng Panginoon. Hindi po kayo, lalong hindi ko kayo tinatakot kasi nakikita niyo at nababasa niyo sa salita ng Diyos ang katotohanan na may parusa sa mga gumagawa ng masama, sa matitigas ang ulo, di po ba, sa ayaw magsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya mahal po tayo ng Diyos, kaya itinuturo niya to sa atin. Ipinapaalam niya sa atin na dadating yung oras na righteous judge na siya, wala na yung awa, wala na yung habag. Kasi hahatulan niya ni eh. Haharap na tayo sa kanyang hukuman. Eh. Napag-aralan natin yung 6 lessons natin, napag-aralan na natin ang lahat ng kabutihan ng Diyos. Kaya ngayon naman pinapakita niya na kung hindi natin sinunod yun, hindi na tayo nagkaroon ng paggalang sa kanya bilang Almighty God. Hindi pa rin tayo naniwala bilang miraculous God siya, everlasting God siya. Kung hindi pa rin po nabaliwala ba rin yun, eto tayo, papasok tayo sa pagharap sa kanya bilang righteous judge. Nawa, wala po sa mahahatulan sa atin. Walang mapaparusahan sa atin, kundi lahat po tayo ay ma-absuelto pagharap natin sa Panginoon. Ayan po. Kasi meron talagang appointed time na nakatakda ang Panginoon.
at mangyayari po lahat po yung mga binabasa natin ngayon ay mangyayari lahat. At ito pa po, ano pa ang sabi sa Isaiah 66 verse 4? Amen. Di po ba? Talagang ganun kabagsik na ang Panginoon pag nag-judge na siya, righteous judge na siya, ganyan siya kabagsik. Pero bakit siya naging mabagsik? Dahil sa katigasan ng ulo natin. Di ba sabi niya, kapag ako'y tumawag, hindi kayo sumagot, hindi sila sumagot. Ako'y nagsalita, kagaya ngayon, nagsasalita ang Diyos sa atin. O, nakikinig po ba talaga tayo? Kasi nakikinig talaga pinapasok sa puso niya at gagawin kung ano po yung dapat gawin. Yun po ang nakikinig, ha? Hindi ba sa nakaupo lang kayo dyan na nakikinig, papasok dito, lalabas dito. So, hindi po yun ang tamang pakikinig. Ang tamang pakikinig, papasok, lalababa po sa puso para maisagawa po natin. So, yun po yun. Diba sabi, gumawa sila ng masama sa aking paningin at kung ano ang ayaw ko, yun ang ginagawa. Kaya anong daw, ano daw bibigay niya? Sabi niya sa padadalhan ko sila ng parusang labis nilang katatakutan. So, gaano kahirap yung parusa na yun na ibibigay ng Panginoon pagdating ng panahon, ng takdang panahon. Kaya nawa, huwag po nating naising maranasan yan. Ngayon pa lang talagang ituwid na po natin. Kung meron dapat ituwid sa buhay po natin, ituwid na po natin. Amen po ba? Amen. Yan, kasi po yan ang po sasakitin po natin pag hindi po tayo magsisisi. Hindi po tayo magsisimula pagkaroon ng maayos na pamumuhay. Kaya po, na magiging righteous judge siya, wala na tayong mailadahilan. Kaya dapat ang pagharap natin, acquitted tayo. Kagaya na sinabi ni Haring David na walang nakita ang anumang kasalanan sa kanya. So, ang tanong, paano? Sis, gusto namin talaga ma-acquit. Ano ang dapat natin gawin? So, ito po, dalawa lang na para matandaan po natin. Number one, what must we do to be acquitted? Number one, have fear in God. Ayan po, magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Siyempre, pag diba, pag takot ka, hindi ka gagawa ng mali, hindi ka gagawa ng masama. Parang kung pag sa trabaho, takot kang mawalan ng trabaho, talagang ayaw mo mawalan ng trabaho, syempre matatakot ka sa boss mo. Gagawin mo yung lahat kung ano man pinapagawa sa'yo. The more ang Panginoon, masigit yan sa boss natin sa lupa. Opo, magkaroon tayo ng takot sapagkat nagulugod ang Diyos sa mga may takot sa Kanya. Tignan po natin anong sabi sa Gawa 10:34-35. Gawa 10:34, at nagsalita si Pedro, ngayon po lubos ang matanto na walang itinatami ang Diyos. 35, nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matulis kahit sa ang pagkakas. Amen. So lahat, di po ba? Sa lahat, walang itinatangi ang Diyos kahit ano ka pa, ano yung nasyon mo, ano yung lingwahe mo, wala yon, hindi pinag-uusapan na yon. Ang tinitingnan ng Lord, sino ang may takot sa Kanya. Yun po. At nalulugod siya. Yan ang maganda doon. Pag may takot tayo sa Kanya, syempre gagawin natin kung ano yung tama. Nalulugod natin ang Panginoon. Yan, di ba? Nalulugod daw siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid. Kaya yan po ang gawin natin po. Magkaroon tayo ng takot na may respeto. Ay, hindi yung basta takot na nagiginig lang po tayo. Hindi po, natatakot tayo, mapaparusahan, pero hindi naman tayo, hindi naman natin tinutuwid yung buhay natin. Hindi po takot yun. Ang takot, marunong sumunod. Ayan. Sabi nga po, dahil makikita po talaga yung kaibahan ng gumagawa ng mabuti at masama, nagpapakatuwid at hindi. Makikita po yan pagdating ng takmang panahon sa Malakias 3:17-18.
17, sinabi na kami ng mga pamilyan sa mga taong may takot sa kanya. Magiging atin sila sa araw ng pagkakas. Hatol ko, tuturing ko silang isang tanging kayaman. Hindi ko sila parurusahan sa halip na kaawaan ko sila. Tulad na isang amang naaawa sa kanyang anak na naglilingkod at masusunurin sa kanya. Verse 18, at muli may kita ang mga tao, ang pagkakaiba ng mabuti at masama, at ang pagkakaiba ng naglilingkod at hindi. Amen. O yan po, di ba? Makikita talaga eh kung sino yung mabuti, sino masama, kung sino ang naglilingkod, sino ang hindi. Lalo na sa mga workers, di ba? Pag workers tayo, kitang-kita ng Lord kung naglilingkod ba talaga tayo o hindi. Ang maganda doon yung sa verse 17 eh, bro. Diba sabi kayo, ang makapangyarihan sa mga, sabi ng Diyos na makapangyarihan sa mga tao may takot sa Kanya, magiging akin sila sa araw ng paghahutol ko. Diba? Talagang lahat ng matuwid na buhay na may takot sa Kanya, magiging Kanya daw. Ang napakaganda sabi dyan, ituturin ko silang isang tanging kayamanan. Praise the Lord. Diba? Pag tayo po ay may takot sa Lord, kayamanan tayo ng Panginoon. Kasi ka, syempre, diba, pag may takot ka, ibig sabihin, nire-respeto mo siya. Kaya, nagiging kayamanan po tayo ng Panginoon. At ano daw, hindi ko sila parurusahan. Sino? Yung mga taong may takot sa kanya. Kaya, napakatalad po natin kung meron tayong takot sa Panginoon. Meron tayong paggalang sa Panginoon. Tanging kayamanan tayo ng Lord. Purihin natin nga ang Diyos. Palapakan nga natin ang Panginoon. Diba? Diba kayo natutuwa na kayamanan kayo ng Lord? Pwede nila kung hindi nga tayo sumusunod, hindi nga tayo ng umuhay na masama, hindi tayo kayamanan ng Panginoon. Pero pag tayo po ay may takot sa Lord, syempre gagawin po natin kung ano ang tama o ano ang mabuti. Ayan. So yun po, napakasarap po nang tayo po ay nananatili sa Panginoon. Kaya piliin po natin kung ano ang mabuti para masunod po natin ang Panginoon at malugod po natin ang Diyos. And then, ano pa daw po? Pagalawa, sabi nga, dalawa lang naman yan. Una, fear, magkaroon tayo ng takot sa Lord. At pangalawa, continue to live a righteous life. Amen. Kasi nga po, righteous judge siya eh. Righteous God siya, righteous judge siya. Pagharap natin, kailangan righteous tayo. Yeah, kaya, gayon pa lang, umpisahan po natin to continue to live a righteous life. Kung righteous tayo ngayon, magpatuloy pa rin po tayo maging matuwid. Sapagkat ang gusto ng Panginoon ay justice. He loves justice. Hindi lamang sa may takot sa Kanya nalulugod ang Panginoon, kundi kanino pa daw. Tingnan natin sa Awit 11.7. Awit 11.7, si Yahweh ay tapat sa gawang mabuti. Siya'y nalulugod at sa piling niya, mabubuhay silang sa Kanya. O, diba? Kanino pa ka daw siya nalulugod doon sa mga nabubuhay sa Kanya ay sumusunod. Yung mga tapat sa Kanya, yung naging righteous sa Kanya, doon po nalulugod ang Panginoon. Yung patuloy na sumusunod sa Kanya, siyempre pag sumusunod tayo, nagiging righteous ang buhay natin sa Panginoon. Kaya po, strive po natin yan. Pag sumikapan po natin, po, nagiging matuwid tayo sa pamamagitan ng pagtupad sa naririnig po natin o ipamuhay po natin ano man yung naririnig po natin mga sinasabi ng Panginoon na dapat po natin gawin. Hindi lang sabi ko nga kanina, hindi lang tayo basta nakikinig lang, sabi sa Romans 2.13. Sapagkat hindi nakikinig sa kautusan ng itinuturing ng Diyos na matuwid, hindi ang tutupad. Oh, sino daw ang tinuturing na matuwid? Yung tumutupad dito. Hindi lang basta pinapakinggan, kailangan ginagawa po natin talaga yung napapakinggan po natin. Kasi po, di ba, hindi naman masama yung mga inuutos ng Lord, hindi naman masama yung pinapagawa niya sa atin. Kaya dapat gawin po natin
Ako, syempre kung ganyan yung buhay na pinipili natin, malugod natin ang Panginoon at pagharap natin sa Kanya, syempre, absuelto tayo. At ano pa, buhay na walang hanggan ang kapalit ng pagsunod po natin. Yun po yung kapalit ng may takot sa Diyos at namumuhay ng matuwid sa Kanyang harapan. Sabi sa Romans 2, 7 and 10. Ibigyan niya ng buhay ng walang hanggan ang mga taong magpapatuloy na gumawa ng matuwid na ang hanggan ay makakita ng parangalan sa buhay mula sa Diyos at buhay na walang kamatayan. Ngunit kayo, ibigyan na Diyos ang pagpuri parangalan sa pagpapatuloy sa atang gumawa ng Amen, diba? Sabi, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong nagpapatuloy na gumawa ng mabuti. Yun po yun eh. Kaya dapat talaga right, yung right things ang ginagawa natin. Yung tama, yung mabuti. Yun yung pinipili po natin gawin. Nang sa ganoon, magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Yun lang naman po yung talagang purpose natin. Bakit tayo nagpapatuloy, di ba? Yung eternal life na makarating tayo sa Kanyang kaharian. Na wala nang hirap. Dito, maraming hirap. Kaya pag hindi pa rin po tayo nagbago, patuloy pa rin tayo sa paggawa ng hindi tama at hindi ang kalugod sa Lord, mas mahirap na sitwasyon ang daranasin po natin. Kaya po, naismastaisin po natin sumunod sa Panginoon. Ano sabi niya, di ba? Bibigyan na tayo ng Diyos ng papuri. O di ba? Papupurihan kaya tayo. Magkakaroon daw tayo ng, ano, ng kapayapaan. O di ba? Yun po eh. Payapa ang buhay ng gumagawa ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Napakasarap po na sumunod sa Lord. Napakasarap na gumawa ng mabuti, hindi lang para sa sarili natin, sa kapwa natin, kundi higit sa Diyos. Yan po. Eternal life at heaven ang destination if we continue to live a righteous life. Kaya yun po yung piliin natin, sabi sa Isaiah 66:2b. Kaya, kapag nalulubo sa mga tao at mga o, oh, diba? Kanina siya nalulugod. Doon sa mga may takot sa kanya, sumusunod sa kanya, sa mga tao marunong magpakumbaba at marunong magsisi sa lahat ng mga nagagawa pong kasalanan. So, ganyan po ang Panginoon. Sabi ko nga ngayon, punong-puno pa siya ng grace ngayon, punong-puno pa siya ng mercy ngayon. Kaya pwedeng-pwede po tayo magsisi kung meron po tayong nagagawa hindi tama sa harap ng Panginoon. May pagkakataon pa tayo magsisi ng may pagpapakumbaba. No po. Sa gayon, malugod natin ang Diyos at matanggap po natin ang reward from the righteous judge. Sabi po, ano yung reward? Hindi, ang Diyos natin, kung anong pagkikinagawa natin kabutihan, laging may reward eh. Ano, napakagandang reward, we will receive the crown of righteousness. Kasi namuhay tayo ng matuwid, kaya may crown of righteousness tayo matatanggap. 2 Timothy 4:8. Come to me, all my o diba? Lahat ng nanalig sa kanyang muling pagparito. Ibig sabihin, nananalig tayo, naghihintay tayo, nababalik ang Panginoon. Kaya namumuhay tayo. Kasi kung nananalig tayo, na po, na sa pagbabalik ng Panginoon, iniwala tayong babalik ang Panginoon, mamumuhay tayo ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Para na sa ganoon, makamtan po natin yung crown of righteousness na ibibigay sa lahat ang nananalig sa Kanya. Yun po yung napakaganda sa Panginoon. Laging merong reward whatever na ginagawa po natin,
hindi po nawawalan yan ng kabuluhan sa harapan ng Panginoon. Dahil nga sabi nga, di ba, kung nagtatanim tayo, tiyak, meron tayong aarihin. Kung maganda tinanim natin, maganda aarihin po natin. Kaya don't be tired of doing good because we will reap if we will not faint. Or mag-ani tayo kung di po tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti. Galatia 6, 9, and 10. Tingnan nyo talagang meron talagang tamang panahon, meron takdang panahon talaga eh. Meron talaga tinakda ang Panginoon eh. Kaya daw tayo huwag tayong magsawa sa paggawa ng kabutihan. Apo, meron daw ano, matatanggap natin ang ating gantimpala. So may gantimpala po ang Lord. Kaya kasabi nga, di ba talagang our labor in the Lord is never in vain. Hindi po nawawala ng kabuluhan. Lahat ng ginagawa natin kabutihan, mayroon pong gantimpalang binibigay ang Panginoon. Kaya huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Lahat ng pagkakataon, kung may pagkakataon, sige po, gawa lang po tayo. Kung may kakayanan tayo, okay lang po kasi ang Diyos ang magbabalik niyan sa atin. So dapat po pag tayo po ay may pagkakataong makagawa ng mabuti kahit po sa hindi po natin kapamanan ng palataya, maging fair din po tayo na matulungan natin sila kasi it might be the way para natin maidala po sila sa ating Panginoon. Kaya po hindi po tayo naglalagay ng barrier o ng pagitan. Opo, between the believers and non-believers, dapat hindi ganun. Open pa rin po tayo, wag lang tayo makisama. Sama-sama nilang ginagawa. Yun po yun. So, bilang last verse po natin, makikita po sa awit. So, Psalms 106, verse 3. Ang sabi po dyan, di ba? Yes, sorry. Psalms 106, verse 3. Blessed are they who maintain justice, who what yo, diba? Ano daw po yung mga constantly doing what is right, blessed, or mapalad. Yan po ang sa harapan ng Panginoon, mapalad tayo. Pag tayo ay patuloy na gumagawa ng tama, patuloy gumagawa ng mabuti, mapalad tayo. Bakit? Langit yung punta natin eh. Pag-arap natin sa judge natin, sa righteous judge natin, acquitted tayo eh. Hindi po tayo guilty. Hindi ganon ang magiging ano po sa atin. Dapo? Kaya yun po, yung pagsikapan natin na maging matuwid sa harapan ng Panginoon at huwag po mawala ang takot natin sa Diyos para hindi po natin magawa ang mali. Kasi talagang marami po ang magpipilit. So, marami ang kaaway na pipilitin na mawala tayo sa pananampalataya natin. Pero piliin po natin ang Diyos pa rin po. Amen po ba? Amen. Pinagpala po ba kayo ng Lord? Nakita niyo po ba? Ano po ba? Masarap po ba humarap sa righteous judge? Hello, andyan ba kayo? Masarap po ba? Masarap. Pag tayo po ay naging matuwid sa kanyang harapan. Okay, sabihin niya eh, okay, dito ka sa kanan. Di po ba? O, dito ka papunta ka ng langit. Pero pag harap natin sa kanya na hindi po tayo nagsisi sa makasalanan natin, o, dito ka sa kaliwa na papuntang impyerno. So, yun po. Kaya, masarap po humarap sa Panginoon. Siyempre, kung tayo po ay sumusunod sa kanyang mga utos. Ginagawa po natin ang tama. Okay? Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Sa isang linggo po ay pasasalamat na po yan na nakatapos tayo ng isang quarter po ng 2021. Kaya yun po ay
Salamat natin. Maganda po kayo ng mga testimonies natin. Ano pa yung kabutihan ginawa ng Lord sa first quarter na to na may pandemic pa rin at lalo pag tumaas ang panahon natin ngayon. Pag isang taon na, imbis na pababa, tumaas pa po. Kaya sa kabila nun, meron pa rin tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. So kayo po ay maghanda po na inyong mga patotoo next week. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon at pwede na po kayong tumayo. Basahin po natin ang Awit 91. Lord, we praise you, Lord, we praise you, Lord. Awit 91, verse 1. Siyang nagkaanay ng tutubok ng batas sa kasan. At natin sa kalingan niyo ang mga kanyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, huwag ka tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na kami kong pinagkatiwalaan. Ikaw ay iligtas niya sa pangalan, sa umang nabitag, at kahit anong mga mabigat na salo, di ka magkaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpa. Sa kalingan niya, nagtitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggal ang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin, bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Minsan pa man darating na salad pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa sama ng mga araw kung dumating. Kahit na mabuhay sa iyong harapan ang sandibong tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging sampung libo, di ka matatakot at ang titiyak mong di ka maano. Kahit nagmamasid at panunood di iyong mga masda, yaw ang masasama ay makita mong kinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ikay mapahama at walang karatal kahit ang uri mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anay, siyang susubaybay. Kahit saan dako ikay maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatalupat, sila magtataas nang di masaktan ang mga pambo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga liyon, ahas sa batasik, hindi ka maano sa pasipiyanteng iyong mga bangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang tao ako'y pikilan din. Pag sila'y tumawa, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kumalilay na isa sa kuluan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay kararami. Sila'y bibigyan ko at dadating palaan ng mga pambuhay at nakakitiyak na ang tatangin na ay maligtas. Praise the Lord, praise the Lord.